rin si Lenny, isa nahihiya ako. Siyempre parang pwede rin si Eddie Garcia. Exactly. Na Gloria. Ang alam mo muna, kailangan ko makuha yung loob nila. Kailangan sila magtiwala sa akin. Kasi nakita nila nung alam ko yung ginagawa ko. Oo, oh, ayun. Yung alam ko, nakita nila alam ko yung ginagawa ko. Doon sila nag-trust. Kasi yung una, siyempre, kailangan mo. Kasi magkakaiba kayo siya ng interpretasyon eh. Nung ina-explain ko sa kanila kung saan pupunta at ano mangyayari, doon nila ako naiintindihan. And doon sinisilip nila sa monitor kung ano yung eksena na natutuwa naman sila. Lumalabas naman yung output. And then yun, doon dahan-dahan ko na sa trust. Saka ako na sinabi yung, ano yung vision ko? Ano yung gusto mangyayari? Kaya hindi ako naging, hindi ako nahihirapan. Saka, ito kasi mga tao ito, kung mapapansin nyo lang yung isang katrabaho. Si Eddie, si Michael. Kasi sila yung mga taong naniniwala sa akin. Kasi mahirap ako magayon yung first directorial job ko. Kumbaga parang dapat yung mga tao nasa paligid ko. Yung kilala na ako na hindi kami matatansya, hindi kami mahihiya magsabihan na pangit or baka mali. Saka sila yung hihiya pa ng advice. Nagtatanong ko ito, ay okay ba ito? Mahitin mo, okay ba ito sila ito? And then, concern. Saka magandang ko na mahal nila ako at ginagawa nila yun. Not because dahil gusto nila ako kumita or trabaho nila yun, kundi dahil gusto nila ako supportan. Love you, love you, Dieter. Ayun! Tapos ano, so modern siya, di ba? Modern take. Tapos pero nagtutol yung elements na aswa, manalanggal. Paano po nire-reconcile yung makalimong kwento, manalanggal sa present? Kasi, nabiyubo ko siya. Gusto ko, very Pinoy. Kasi pala ko nang matagal ng movie eh. Ayoko naman kung experiment na may pagkakayo ng elemento na ganyan. Kumbaga sabi ko kasi, pag pinanood ko siya, dinugtong ko yung kwento ng Panday si FPJ sa kwento ko, pagkamito ko siya. Kaya sabi ko nga, kahit si Lizardo, paano siya tatawin yung present time? Which is, doon ako na-challenge siya sa yung konsepto, na parang, paano ko siya gagawin bago? Paano ko siya pipiliin? Paano magiging interesting siya sa mata ng mga tao? And then yun, nung nabuo ko naman, sabi ko gano'n na happy ako kasi nung binubuo ko siya, sabi ko dapat may mga ganitong elements. Kasi nung bumubuo ko nung binubuo ko yung kwento, ang iniisip ko yung viewer ko. Ano yung gusto ba nila? Kasi sabi ko nga, gusto ko pag pinanood yung pelikula, definitely ang mindset ng tao, action yan kasi pangay. Gusto ko iba. Pag napanood nila, pag lumabas na yung sinyan, feeling ba nila busog sila, yung sulit yung binaya nila. Kaya sabi ko dapat, una definitely action. Kailangan, sabi ko, mas malaki ang action na ito kaysa sa probinsyano. Kasi sa probinsyano, gabi-gabi na lang napapanood yun eh. Sabi ko, kakaya dapat iba. Dapat na iba yung approach kaysa sa napapanood siya sa probinsyano. Sabi ko, definitely, gusto ko, may mga bata akong pagpasko, mga bata yan. Dapat may comedy. Kaya nilagyan mo ng comedy, nilagyan mo ng fantasy. Sabi ko, definitely may mag-boyfriend yan. Kaya nilagyan mo siya ng romance. Definitely may mga nanay at lola dyan, kaya nagkakap siya ng drama. Sabi ko, pag nanood sila, lahat ng inaalat nilang elements sa isang pelikula na doon. Saka gusto ko kitang-kita yung pamilya pelikula. Madami kasi, ang lalaki ng extended eh. Top one, yung, pero kasi dyan ano eh. Kumbaga parang yung nilusog na ng lahat ng mga ng Pilipinas. Eh, sobrang daming talent. Ibig sabihin, pabod yata kami mga 300 na mga aslog yung mga namin. And dami namin artista. Ang hirap i-mount. Nasa director, kaya ko yan. Pero nasa producer, nung umulan, hindi na ko nalungkot. Kasi umulan, di ba siyempre, pag mag-compute yan, ako uulit na ano. Eh, kasi wala ako magagawa, yung sacrifice yung eksena. Di reshoot kami, di nabukasan, di sinutunod namin ng gabi. Umulan ulit. Ako yung choice, kailangan ko ulit. Eh, pero sabi ko gano'n. Eh, nung bago ko gawin yung pelikula, sabi ko sa sarili ko, kung gagawa ko ng pelikula, gusto ko ako mag-produce. Kasi syempre, definitely, first movie ko ito eh. Wala akong kasiguraduhan kung mababawi ko yung buo niyan, kung kikita ba siya. Sabi ko, ako lang mag-produce para if ever na pangit, hindi ba gusto ng mga viewer, wala akong ibang sisisigit at wala akong ibang mapapahama. Oo, oh, ang ganda. Kasi meron ako mga na-experience sa mga pelikula na siyempre hindi naman natin pelikula ko kumita na hindi kumita, yung mga producer hindi nakabawi, naawa ako sa kanila. Kaya sabi kong ganun, parang wala akong may ibang maapakan pa o maano, ako lang muna mag-produce. And then if ever na meron magka-interest na ibang ano, saka na lang natin pag-usapan pag natin na yun yung final project.
yun yung nasa ano na parang ako muna. Saka parang walang ibang makialam yung bishop ko. Gusto ko ako lang. Kumbaga parang, kasi first directorial job ko, kasi mahirap pag meron kang producer, syempre may mga input sila, which is, alam ko naman na kagaganda, pero hindi siya magiging 100% na vision ko na labas. Siguro matagal-tagal. Mas magaling magpadaling umaari sa mga director, mag-produce na kasabay, ang magiging talaga. Walang madali. Kasi alam niyo po, kahit yung inisip ko na pinakamadaling eksena, nagagawin ko, ako i-release na ako sa last day ng Google. Para after the scene, hindi ka nang nagtagkwentuhan, tuminom ng konti, i-release yung pilot yung natapos tayo. Ang maling eksena kong shinut, yung sa crater ng panon ng vulkan. Wow. Kami na yung tulapid. Bumaba kami from the mountain, pagpunta ng crater ng vulkan na nakakabayo. Eh, hindi ko akalain na ang dadaanan pala namin bangin. Na talagang sabi ko, hindi ko naman nakalain na ganito. Last day na talagang, kumbaga last day na lang, hindi pa tayo pinatawa. Kung rin, hindi pa, at hindi, ano na parang gawin. Ako, after na review, umakit pa kami dun sa bundok ulit. Parang ako na namin pinatrator. Sabi sa akin ni Senator dati, alam mo, may pagkasandistan din. Sabi niya, ba't tayo mong pasimplein yung eksena mo? Bakit tayo mong ito yung nakikita ko eh. Ito yung feeling yung maganda ano eh. Ibig sabihin, minanood naman namin, nag-dubbing kami. Tuwan-tuwa naman sila kasi napakaganda ng visual. Ibig sabihin yung pinakamadali sa akin. Pero sabi ko, ang daming mahirap na eksena kasi ang laki ng mga eksena, ang laki ng mga ano eh, ng mga kinabungan. Which is, sinasabi ko, hindi magkano nahihirapan kasi almost everyday ko na rin ginagawa yun sa ang Provinciano. Kaya medyo sa-represent ako sa mga malaking eksena.